una nating video is about sa mga pinamili ko sa Shopee and sa Zalora. So, wala lang. Gusto ko lang i-share kung ano yung mga binili ko. Like, usually kasi ano to eh, mga discounted and para na-compare ko sa ibang shops. Mas, yun sa Shopee, no, mas mura yung mga nabili ko. I mean, basta may mga, may meron na around 200 or 300 ko lang yata nabili. Then, dun sa parang bestseller na ganun na ganun, around 600 yata, 700 na binibenta. So, yun. Usually, ano lang mga to? Shoes, sandals, and tops. So, kung gusto yung makita yung mga nabili ko for discounted or mas murang prices. So, first, shopping muna tayo. So, ito yung mga sinasabi ko. Like, nasuot ko na sila ng once. May nata kami sa Korean resto. So, anyway, ito sila. Cute nila. Mga kili ko kasi mga ganito yung mga chunky sandals. Basta maganto. I think nabili ko to for around less than or mga less than 300 or 200 plus or 300. Basta mga ganong prices. Ay, mga ganong price. So, ito siya. Chunky siya. And, yun nga, ito yung sinasabi ko na pero sa ibang shop, ililink or i-ano ko na lang sa banda end ng video, i-show ko yung picture or parang comparison ng prices nila kung magkano yung price nung dun sa seller na best seller sa kanya ito or something like that. Basta ganun. Na around 600 din sa kanya, ito nabili ko lang for around 200 or 300. Same lang sila. So yun na nga, matibay naman siya. And gusto ko siya. Kasi, hili ko yung mga gato yun. Parang flat. Hindi ganun kataas, pero gusto ko yung mga gato. Though, 5'6 or 5'7 na yata ako. Pero gusto pa rin nasusuot ng mga gato. Ito. Basta, yun. So, maganda siya. And to think na 300 or less lang siya, maganda na yung quality na. Then, velcro siya dito. So, ayun. Though, isasuggest ko, pero I don't know. Kasi ito, sakto size ko siya, but super duper sakto. Kasi size 8 ako. So, sakto-sakto siya sa akin. So, I'm not sure, or nasa sa inyo, kung bibili man kayo, lalo na parang Korean shoes kasi mga to, Korean sandals, kung mag-add kayo ng an inch. Though, eh, okay naman siya sa akin. Though, sakto-sakto siya, okay pa rin naman siya sa akin. Mas maganda na yun kesa dun sa sobrang maluwag. So, yun. Basta sa end ng video, ilalagay ko yung mga parang screenshots nung mga shop or kung magkano ko nabili exactly. And, yun nga, comparison dun sa mas mahal na sa ibang seller. Ang gulo kong kausap. Grabe. Sorry. So, next, heels. Wala lang. Gusto ko siya. Nagustuhan ko siya. Glittery siya. So, syempre, Korean shoes to. Do not expect na sobrang ganda ng quality. So, yun. Para siyang ginlu lang. Hindi na siya ginlu. Kasi maganda pa rin naman yung quality niya. Though, hindi pa siya nasuot. Tinry ko pa lang siya. So, ganyan sila. See, para sila may glitters. Actually, hindi parang glitter sila na parang dinikit lang. Pero, very fine na glitters na dinikit. I'm not sure kung makikita sa video. Basta ganyan siya. Ayan. Basta maganda pa rin siya. And gusto ko siya kasi hindi ka masyad. Hindi ka magsislide. Yun. And sakto lang yung heels. Actually, yun yung number one ko rin minsan na hinahanap sa mga heels, yung hindi ganun kataas. Kasi nga yun eh, 5'6", 5'7", or 5'7 na ako. So, enough na sa akin yung mga ganito lang. Ayan. Ang ganda niya. So, hindi pa siya nasuot. Balak ko siya isuot with pants or dress. Then, yun nga. Ganda niya.
kahit siguro white top lang, white tank top, pants, then ito, pwede na. Pwede mo siyang i-pull off. But then, gusto ko na siyang gamitin sa dress. Pero yun nga, hindi pa siya natatry. Maybe soon. This one, by the way, less than 300 lang yata sa Shopee ulit. Basta alam, basta, again, nalagay ko sa end ng video na to. Ito, yung mga details, kung magkano, and everything. So, yun. Ito sila, again, very pretty. Hindi halatang 300 pesos lang. These are Korean shoes. By the way, this one, exact size siya sa akin. So, size 8. Size 8. Sakto-sakto siya sa akin. So, next. Ito, hindi ko pa siya binuksan. So, as in, unbox ko pa lang siya ngayon. Binili ko rin siya sa Shopee. This one, kasi naghahanap ako ng red na parang... Wala pa kasi akong ganun eh. Red, usually pala, yung mga binili kong shoes, wala. As in, wala pa akong mga ganito. So, next. I think this is Korean men or locally made shoes. Or black heels pala. So, ayun. I bought some... Hindi ko alam ang tawag dito. Turban or something. So, anyway. Ito yung binili kong black heels. Yes, I think locally made lang sila. Again, this is from Shopee. Okay, yung makakapesh. Ang pretty. So, gusto ko yung ganito lang. Yung very, ano ba? Yung very, yung manipis lang yung strap niya dito. Parang nakakasexy kasi siya ng paa. Laki ng taos. Paa ko. So, yun. Again, this is size 8. To, syempre, ang napansin ko, pag sa mga Shopee na mga Shopee Korean shoes, mga ganun. Usually, ganito sila. As in, hindi mo siya as in ilalock sa mga butas nila dito. So, i-explain. Kasi igagadan mo siya. I-hook siya. Then, ayan, ganyan siya. Pansin ko sa mga Korean shoes, basta sa mga locally made, or hindi ka nila lahat. Usually, mga nakikita ka lang, yan, ganito sila. Or usually, scan siguro mga Korean. Anyway, ayan, mga ganyan sila. Ayan, ito nakikita nyo. So, may hook lang siya. Then, papasok nila. Pinapasok dito. So, parang design lang sila. Or no. Actually, hindi naman sila design. Namumove mo naman kasi itong buckle nito. Para dito. So, yun. Now, let's, since ngayon ko pa lang siya in-unbox, I'll try first from crush ko nga siya. Yes. Ganda siya. All fairness. Yes, ang pretty niya. Pero hindi na siya papakita sa inyo kasi laki na pa ako. So, next naman, okay na to. So, tapos na tayo sa Shopee. And, by the way, yung quality, pasado naman. Matibay. Ito, syempre, hindi naman perfect. May mga parang glue. And all. Makikita mo yung glue. Pero, okay siya. Velvet. Yes, velvet siya. Parang mga gamusa. Ganda siya. Pero, sobrang ganda niya. And this is around 200. Ay, no. Mga basta less than 300. Usually, mga ganda niyo. Yung mga binibili ko sa Shopee. ZALORA. So,
ito, this is Velvet. Velvet yung brand. And this is size 38, so sakto lang din sila. As in, yung iba kasi takot sila bumili sa online kasi feel nila, yun nga, hindi sakto or maliit, malaki, but basta yun, hindi sakto sa kanilang mga binibili sa online, na pwede mabili sa online. So for me, natagal ko na kasi bumibili sa online. As in, online buyer ako since multiply. Basta mga ganun. Oo, multiply. So anyway, ayun nga. So parang hindi naman sa gamay ko na. Sanay na ako. So lagi akong, lagi, as in madalas, online shopping lang ako. So anyway, ito. Very pretty satin yung finish niya or something. Basta ganun. Though, nung nare-receive ko siya, may flaw na siyang ganyan. Though hindi ko na rin return kasi effort lang. So anyway, ito nabili ko for around 600 or 700 yata. Discounted. I think 600 or 700 siya. Tapos discounted. May discount pa yata ko nun or discounted na siya. Basta again, lalagay ko sa end, before mag-end yung video, yung mga details about dito. Kung magkano nakuha. And all. Kasi sa Zalora, may ginagamit, may pwede kang gamitin na voucher. May pwede kang gamitin na voucher, lalo na sa mga first time buyers na yun nga, may discount, 15% discount data. So yun, ginamit ko yun. So ito. Ang ganda niya, may malaki siyang ribbon dito. Though, hindi ko pa siya nasusuot kasi nga, hindi ko expect, sabi ko nga, gamit ko na yung online shopping, hindi ko expect na ganito kataas. Na-overlook ko eh, hindi ko nakita yung ilan centimeters yung heels niya. So, yun nga, masyado siyang mataas, 5'6", 5'7 ako, plus 4 inches na heels, kaya hindi pa siyang susuot, as in, masyado na ako matangkad pag sinuot pa siya. And yung ganito kataas, grabe kasi hindi siya ganun ka-comfortable compare dun sa dito. Compare nyo naman yung mga heels. Diba? And dito kasi thicker yung heels. So, medyo hindi nakakatakot ng matapilok. So anyway, susuotin ko pa rin naman to. Kailangan ko lang siyang ipa-repair. Like, pabawas yung heels or kung ano pwedeng remedyo. So again, this is 600 or 700. Basta discounted siya from like 1,000 plus. Again, at the end of the video, ilalagay ko yung details kung magkano siya nabili, mga voucher or kung ano. I'll put it there. So next naman, ito kasabay kong binili. Kasi same sila ng brand. Though ito, nagamit ko na siya ng twice. Yes, twice. Kaya parang may naisyo. Yung sa baba niya. Very pretty na high heels. So, platform, or hindi ko alam na tawag dito. Basta na ito. Ito siya. Ang pretty kasi, tapos meron pa siyang flower details dito. So, yun nga. Ganyan sinabi ko. Gusto ko yung mga ganito. Though matangkad, hindi ko alam kung matangkad na ako, pero dahil 5'6 na nga ako, 5'7, gusto ko pa rin na nagsusuot ng ito. Yung heels, pero nakaka-sexy na paa, na legs. So yun, anyway, ito 600 or 700 rin yata. Basta sabay ko silang binili ng pink heels, then ilalagay ko nilang ulit at the end of the video, or before mag-end yung video, kung magkano ko nakuha yung voucher na ginamit ko. So, yun. Importante kasi yung voucher. Though may minimum spend yata siya. Or no minimum spend. Alam ko may minimum spend siya. Kasi lalagay ko yung details doon. Kasi I have to review pa.
details. Basta, lalagay ko sa end of the, end ng, before mag-end the video. So, ito siya. So pretty. Pero na sila. So, sa isang side, wala siyang design. Dito lang siya. Ang ganda. Discounted din siya. I think nasa 1,000 plus. Kasi usually, hindi talaga ako mapag... Unless, parang... Unless rubber shoes, ganun. Oo. Siguro maximum na yung 3,000, ganun sa rubber shoes. Pero pag ganito, hanggat maaari, nasa 500 lang ako, 600, 700. 1,000, hindi na practical sa akin. So next, this one, 600 yata, or 700 din. Or, umabot pa na 500. Kasi, discounted din siya. So, yung mga dalawang shoes na nabili ko sa Zalora, Velvet yung brand name. Then, this one is Ruby. Or, hindi ko alam, Ruby. Yeah. So, ito, nagamit ko na rin kaya medyo marumi na siya. Pero, super, super, super favorite ko na ginagamit ko ngayon. Kasi, sobrang, as in, wala, sobrang gaan. Sobrang komportable gamitin. And again, favorite ko, parang gato, platform, or ano tawag man dito. Or I think, ano kasi ito na sinurge ko? Oxford, parang ganun. Basta ganyan. So, ito, discounted ko na siya napili. As in, hindi ko siya plano, hindi. Tinitignan ko na siya few days before siya mag-sale, parang ganun. So, buti hindi pa siya binili. Though, buti meron pa palang size ko. So, yun. Usually kasi sa Zalora, kung may makita ka na gusto mo na discounted na, bilhin mo na. Advice ko lang. Though, kung may budget, okay? Kasi, yun nga, madalas agad maubos yung mga sizes nila. So, kung sale na, may budget naman, kaysa pagsisihan mo, bilhin mo na. Kasi, ito talagang tinitignan ko na siya ng ilang araw. So, nung nag-sale, tapos meron pang voucher, binili ko na. So, as in, pwede kasi yan eh. Sale na siya, discounted price na, then, gagamit ka pa ng voucher. So, pwede siya. Ano siya? Mas maraming savings. So, binili ko na siya. Around 600 yata. Basta mga ganun. 600, 5, 6 to 700 yata. Discounted na siya again for around, alam ko, 1,000 plus dito. So, sulit na siya. Again, details, before mag-end yung video, lalagay ko lahat doon. Yung regular price, yung kung magkano siya nabili, and kung ano yung voucher na ginamit ko. Usually kasi, yung Zalora, meron siya mga offer na 20, 30, 40% off. Plus yung 15% off kung first time buyer ka. Yung 15% off yata. Basta mag-subscribe ka lang sa email nila. Then makukuha mo yun sa email nila. Makukuha mo yun from their email. Nandun yung voucher. Yung code na gagamitin mo. Sa checkout page. So yun. Doon mo i-apply yung voucher. So anyway, kung gusto niyo pa makakita ng mga nabili ko, mga gusto niyo rin makasave, or kagaya ko kasi namamahalan talaga ako sa mga 1,000 or basta ganun kataas na presyo. So, yun. Kung gusto niyo ng ideas, kung ano pwedeng bilhin sa Shopee, ay meron palang ganito, may mabibili palang ganito kamura sa Shopee or sa Zalora, then subscribe lang kayo sa channel ko. Kasi, masyaga ako naghanap sa mga ganyan eh. So, hindi kayo masinasabi na yung mga nabili ko, yun yung mga cheapest. So, though, yun nga, as much as possible yung mga binibili ko talaga, yung sulit na, practical, then, yun nga, mura na, for me. Kasi yun nga, ayoko masyadong gumagastos sa mga shoes. So, yun. So, anyway, subscribe to my channel para for
future videos. Kasi sigurado, may mga susunod pang online shopping ng mga products na papakita ko. So, yun.